Ito ang huling laban para sa karangalan. Isang do or die game ang nasaksihan ni Luke at Dodong sa Giginto, Bulacan. Sino kaya ang mag-uuwi ng corona at 100,000 peso cash prize? Pakiramdam ko, mga kaupis, ako yung champion. Ito ang Mayor's Cup Inter-Barangay Finals. So what's up sa inyo, mga kahupek? So nandito tayo ngayon sa Giginto, Bulacan. Manonood tayo ng Mayor's Cup, which is inter-barangay nila dito. At syempre, ito na yung game 3 nila, ng finals game nila. At yun, Dodong, sino bang maglalaban dito? So ang maglalaban nga ngayon dito, Kuya Luke, ang Barangay Santa Cruz, laban sa Barangay Tuktukan. Yun, at yun nga, syempre, highlight lang, meron player dito na kakilala natin, which is kakilala nyo rin, si Kenneth Mensa, former player ng Mas Phenomenal. So yun, abangan nyo yung laro, magiging maganda to. Matindi ang naging bakbakan ng Barangay Tuktukan at Barangay Santa Cruz sa Best of 3 series na ito. Nakuha na mga batang Santa Cruz ang panalo para sa unang laban sa championship. Rumesbak naman agad ang Barangay Tuktukan sa Game 2. Nang mamaw na agad ang dating player ng Mas Phenomenal na si Kenneth Mensa sa depensa at opensa. Mensa goes to go! Ngayong gabi, magkakaalam na kung sino ang hihiranging kampyon sa taong ito. So ayun, mga kahupek, sagisimula na nga ang laro. First shot, wala, follow up. Grabe yung crowd. Grabe yung crowd, mga kahupek. Naalala niyo, mga kahupek, yung nanood tayo ng laro ng Mayor's Cup sa San Juan. Parang gano'n na gano'n yung atmosphere na meron dito ngayon. Grabe to, si Mayor's Cup Finals. Talaga minabangan to. Grabe yung energy na pinapakita ni Kenny dito. Nice block! Yun! Effective ang pressure ng Barangay Tuktukan dito. Pero nakalusot! Ganda ng teko na yun. So meron play dito ang Barangay Tuktukan, parang fist yata ang tawag nila dito. Ito palang laro na pinapanood natin ngayon, na nauwintas natin ngayon is game 3 na ng finals na itong inter-barangay. Ang nanalo ng first game ay Barangay Santa Cruz, at pangalawang laro ay Barangay Tuktukan. So grabe yung bigat ng laro na papanoorin natin ngayon, kasi do or die na, at ang laki ng presyo ng panalo na makukuha ng buong team dito, which is 100,000 pesos. Score 8-5, 3-5, 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
Pasto ng Bundi. Offensive foul ang tawag natin. So yun, nag-score natin mga Kopics 10-5 ng mga Barangay Tuktukan dito with 5 minutes remaining. Maganda yung pinapakita ang defense ng Barangay Tuktukan kaya so far sila. Pasto ng Bundi. Number 8. Number 8, tumasok. Tandang pasa nun sa inalin. Just pass, quick pass. Nag-take your time lang siya. Nakita na yung open man sa ilalim. So, yun nga, sabi nga natin parang free will. So, nakakita siya ng counter sa ilalim. So, napasa na kagad. Good execution. So, Trinidad yun. Trinidad. Pasto Mensa. Mensa. Pasto Cruz. Cruz. Pasto Trinidad. Para sa Tris. Sabi na yung rebound. Wow! Good effort mga ka-Hopers. Pero kita natin ang medyo nagiging problem lang dito ng Barangay Tuktukan. Every time makukuha nila yung bola, open naman na sila sa 3 points pero sinusugod pa nila. So yun, kung kaya naman itira ng 3 points na, better take the shot. Number 12. Number 12. Number 12. Trinidad. Bababa ng bola, Pasto number 9. Number 9 niya yun. Pasto Mensa. Mensa didiscard. Humingi ng pick. Pasto number 6. Trinidad, Pasto Cruz. So yun mga Kopics. So yun, dati yung player ng 3 points. So banggit nga natin kanina na yung play nila na faces na nalilibre yung tao sa gitna. So nakuha niya yung kumpiyansa niya na shoot niya yung pangalawang attempt niya ng 3 points. Saka ang ganda ng ball movement nila dito. Thank you, Hon. Ulat siya po, basket. So magandang pinapakita ng point guard ng Barangay Santa Cruz dito si number 8 na naiigot niya at na-execute niya na maayos si mga gusto niyang gawin. Which is hanapin yung mga open man ng team niya. Mga Kopics, may kita natin dito na hindi lang isang Mensa, ngunit dalawang Mensa ang mapapanood natin sa liga na to. So, for example, lang makikita magnood itong, maglaro itong kapatid ni Kenneth. Pero, nag-training na to sa Diliman dati. Point guard siya dito ngayon, tingnan natin kung paano niya ma-execute yung mga play ng tuktukan dito. Number 2 ngayon. Good D but better offense. Nice shot by number 12. Number 9, pass to number 0. Number 9. Kapal na ba? So number 7 pa rin. Outside. Lamang na lang isa dito ang Barangay Santa Cruz. So yung mga Kopics, shoutout na sa inyo sa mga nanonood ng Liga Serie dyan. Patuloy na kayo magsubaybay. Patuloy lang kayo manood. Maraming salamat sa mga suporta nyo. Number 2,
yun. It's the number 9. Number 4, number 16, barangay tuktukan ng kalamangan ngayon. So 17-15 ang score. Good pick. So bonus shot niya kay Kenneth. Tingnan natin kung may makukonvert niya na itong free throw niya ngayon. Kasi kanina hindi niya na-shoot yung dalawang meron siya kaninang bonus shot. Tinatakbo ngayon ni Kennedy. Inali-oop, guys! Ganda, ganda, ganda na execution, ganda ang pasa yung nabinigay ni Kennedy doon. Ortiz ngayon para sa 3. Ang ganda ng bungad ng second quarter. Talagang tunas agad ang binungad. So number 8 ngayon. Umawi. Sabi nyo lang. Good follow back yun. Nakuha ni Kennedy ang bola. So, parang ito, ah, okay. So, screen ang tinatawag ni Kennedy dito. Ganda ng galawan ni Kennedy. Ganda ng galawan. Uusay maglaro itong bata. Ang kalmado niya lang din maglaro. Parang mana sa kuya. Ang hindi lang niya na mana sa upal ang height. Pero mali natin tumangkad pa ng sobra ito si Kennedy. Galing. Number 3 pass to number 0. Number 0 1. Pass to number 3. Pass to 3. Number 0, 5 second shot, number 0, 10 second shot, number 0, 5 second shot, number 0, 10 second shot, number 0, 5 second shot, number 0, 10 second shot, number 0, 5 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 second sh
sa ni, ano, ni number 3 doon. Tatlo yung dinaanan niyang bantay, pero napasok niya pa rin tira. Magandang, ganda ng kumpiyansa niya. So, pansin ko lang, sa pagpasok ng second quarter, mga Kupix, talagang itong si Ortiz ang talagang umiscore. Number 19 pass to number 8. Pero nalisod ka, grabe yung pasa yun! Ang ganda ng pasa. Galing mamasa ni number 8. Pasa na bilis. Pagtalong galaw, nice pass! Okay! Laban. Ganda. So yun mga Kupix, nadadala ngayon sa trap ang Barangay Santa Cruz. Tsaka kanina malinis yung execution nila. Pero ngayon hindi ko alam kung nagbago, pero hindi nila ma-execute ng maayos. Tingin ko dahil mas maganda yung defense. Nagtuktukan ngayon, pero ang nakaka-execute na maayos ngayon is tuktukan. So kita naman natin, 13 na ang kalamangan nila ngayon. So yun mga Kupix, sila natin kung ano adjustment ng Santa Cruz. So, Sa katulad ni Kennedy, grabe, grabe yung effort meron siya. Grabe yung puso na meron siya. Grabe. Number 3, Ortiz. Santiago. Ganda ng extra pass. Follow-up niya, good effort. Yun yung mga simple mga bagay na maliliit na bagay na kailangan gawin ng mga players niya. Yung simple effort. Thank you.
Sabi. Sayang, yun lang, sayang. Sayang, mama. So, Lensa. Lago number 11, nagpamadali. Lumipad. Pass. Gandang tirang ginawa nito niya na ganda spin move yun. Open up, 5 second violation. So yun, gumagrabe yung pinapakita ng depensa, ay depensa ng Barangay Santa Cruz dito. Yung effort na binibigyan nila. So ano nangyayari mga ka-upex? Parang nagpapalitan sila ng energy eh. Yung kanina, mas grabe yung effort na Santa Cruz, binawi ng tuktukan. Pero ngayon Santa Cruz na naman ang grabing effort na pinapakita. Maling ginawa ni Figueroa doon, pinasa niya kagad sa roller, wala pang roller. Sayang, ganda ng moves. Number 12 niya yun. Talagang painit na ng painit ang laban nito. Perez yun. Bato number 12. Number 12, Pascual. Ano ba? Sayang, yun yung inaabangan natin. Sayang mo mga kulpeks. Butas na butas yung gitna. Talagang yung parangasuhan. Number 11 na yun. Sumatawag ng play, number 11. Number 11, pumitin kami. Sumatawag ng play. Pasindutan, nakakaw. Same ball. So, ang oras na natin dito, 1 minute and 5 seconds. Cruz ngayon, nagbababa ng bola, Cruz. Nagdadala ng bola. So, kaunti-unti na nga dito nakakuha ng bola. So bonus shot na tayo sa Mercado Sablay. Number 12. Butas, butas. Butas, butas.
Number 26, pass to number 12. Number 2. Shot is up. 12 seconds to play. Pass away number 9. Looking for a big number 12. 6 seconds. Is it up? Pass to number 12. Pass is up. Almost under 7. 4 seconds to play. Pass to number 12. Chase to the other. So yun mga ka-umpers, halftime na tayo dito. Score natin ay 46-33. Alamang yung barangay tuktukan dito. So yun mga ka-umpers, back to the ballgame tayo. So recap lang tayo, score natin is 46-34. Lamang ng 12 ang team ng barangay tuktukan. Medyo tahimik yung crowd, pero mamaya mag-start na yung mag-ingay. So number 10 ngayon. Pass to number 19, number 19, pass to number 12. Number 12, pass to number 0. Second throw nga tayo dito. Second to last one, number 13, jumpers ready. It's being chatted in there, but number 13 was a hole. Mensa pass to number 9. Number 11-23, pass to Barangay Tuktukan. Number 9, pass to number 13. Pass to number 3. Shilang, medyo nabitin yung layup. Number 3, Barangay Santa Cruz Ball. Number 12. Number 12. Looking for the screen number 4. Number 13, pass number 13, pass number 12. Number 12, pass to number 2. Trinidad. Nice. Pass to number Roof. Pass to Trinidad. Trinidad. Mahabuhay sa lahat ng iyo. Mahabuhay sa lahat ng iyo yung ano, yung barangay tuktukan sa pressure ng sa pressure ng Barangay Santa Cruz. Nakuha na naman ang ganda ng depensa pinapakita dito sa Santa Cruz. So momentum na nga rito ng Barangay Santa Cruz. Okay, mga ka-hoopers, nakuha ng Barangay Tuktukan yung adjustment na ginusto nila sa in terms of the defensive end. Tapos ayun, nanarattle lang ngayon yung Tuktukan, hindi nila alam yung gagawin nila. So nakukuhaan sila ng kukuhaan ng bola. Napilok yata siya. Hindi kaya, kaya. Cruz. Cruz ngayon. Number 19. Number
for the pastor number 12. Pastor number 19. Grabe laban na to. Salitan, salitan ng basket lang dito. All the way, all the way. Down go. Number 13, number 0, Mensa. Iso play, pass number 5, 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 5
number 0. Pass to number 4. 2 minutes. 1 second shot clock. Ang magpapasahan to number 13. Number 14. Almost in the trap. Nice. Hawak mo na ang bola. Grabe yung lakas ng loob din ni Mensa na ginawa niya nun, kahit medyo may height advantage yung defensa. Lakas ng loob. Sayang, hindi magandang foul yung ganun. Sobrang sayang sa foul nun. Binigyan pa yan ng 4-point opportunity itong team na Santa Cruz. Dumidikit na ang kalamangan na 7 na lang ang kalamangan ngayon ng barangay tuktukan with 30 seconds left. Last 30 seconds na nga tayo dito mga kaulis. Last 25 seconds. Turnover. Masyado madaming turnovers mga kaulis. Masyado madaming turnovers. Number 13, back to number 17. Turnover. Here in the final quarter ng finals ng Inter-Barangay dito sa Ligin to Bulacan. Ang lang kalamangan ng Barangay Tuktukan is 9. So tingnan natin kasi mahaba-habang laro po to. Salitan sila ng baskets. Mensa ngayon. Mensa. Yes, that is isa malaking bagay yun na pwedeng ensayuhin ng mga kabataan ngayon is change of pacing kasi galing sa mabagal. Nakakita siya ng open spot na may butas dun sa gitna, so sinugod niya ng mabilisan. Bonus shot para kay Mensa. Bonus shot.
Yun lang, yun ang medyo kulang kay Kenneth is yung shooting. Kailangan niya may improve pero araw-araw naman nag-i-ensaya itong bata na to. So, more improvements pa. Lamang nga dito ng 10 ang barangay. Backdoor siya. Good. Smart decision. Eto na! Ah! Good pass! Good pass! Number 9 has been number 0. Pass to number 0. 15 second shot clock. 10 second shot clock. Number 0, Mesa. Number 0, Number 82-70 score ngayon with 1 minute and 13 seconds remaining. So basically tapos ito mga kang-hoopets. So yun, congratulations sa inyo lahat, sa kanila lahat. Maraming salamat din sa mga sumuporta, mga nanood dyan. Dito sa mga shoutout sa mga barang, taga-bara at taga-mga taga-Giginto Bulacan. Shoutout sa inyo. Sa mga kanya-kanyang barangay, shoutout sa inyo. Sa mga nanonood dyan sa likod ng mga screen nyo ngayon. Ayun na, dadak-dak na. Boom! Na, nakuha na natin mga ka-upets. Sinabangan natin. Ngayon mga ka-upets, so champion na lang barangay tuktukan. Grabe yung confetti. Kailangan ko nakita ng ganito. So yun, ano ba sa ating masalaro natin? So napakaganda ng laban na yun. Marami silang nakasayang tao at congrats pa rin sa pagkami natin dahil napakaganda ng kanilang pinakita ng laban. Pakiramdam ko mga ka-upets, ako yung nag-champion. Congratulations din sa akin. Binigyan namin lahat ng best namin pero sila 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 gana. Pero napakaganda ng laro. So yun mga ka-upet, kasama natin yung nag-champion ngayon sa si Kenneth Mendoza. So Kenneth, tagal natin hindi nakita. So anong feeling na nag-champion ka ngayon dito sa Inter Barangay sa Giginto Bulacan?
masaya kasi na-represent ko yung barangay ko eh. And ayun nga, ito lang talaga yung goal ko talaga eh, pabigay yung kampiyonato sa barangay ko. So sobrang saya, sarap sa feeling. Anong klaseng preparation ba yung ginagawa mo everyday para makapaganda sa mga games mo? So yung pang long term na iniisip ko. So parang always be ready lang ganun. So para kung ano man yung dumating na liga. So ayun lang, sipagan lang nila palagi and wag na wag na silang titigil. So yun lang, last question. Ano masasabi mo at anong feeling na naging kakampi mo yung kapatid mo? Ito rin nata yung first time na nagkampi kami magkapatid. Oh, ito yung first time. Congratulations, Kenneth. Thank you. Congrats.